Nalabo na ngayon ating paningin. Makapagbalik natin doon kung saan na tayo mapapunta. At ngayon may kasama tayo ngayon. Hindi ko kadala kung sino na kaya ito. Hoyo, sino pangalan pala? Ako po si Ivana Malawin. Ah, si Ivana Malawin pala. Kaya ka, hindi ko nakilala. From Bukana City. Yeah. Ano pong pangalan niyo, sir? Michael. Michael daw ang pangalan niyo, sir. Buti po natulungan ako doon ni Kuya. Salamat po. Tutulungan niya natin si Kuya dahil tumira kayo sa sakyan niya. Kaya bibili tayo ng diesel. Yan! Ayan mga kadiriyan, pagpunta muna kami dito sa bahay ng kapatid at magtatanong nga kami ng makukuhang labong. Purpurutan pa. Parang galit yung sama ko si Marjorie at nagintay kami dito para dumayak ng ito sa kape at sugra si Nanay Luz. Pasokin kaya natin yung loob ng bahay. Ha? Hindi tayo magpipripla? Malalagot tayo dyan. Kailangan natin magkusa na. Kaysa maghintay tayo. Magandang umaga mga kadede, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Ang oras po natin ay alas 8.14 na po ng umaga. At araw po tayo ngayon, Miyerkules, petsa 20 na po tayo ng Marso. At ngayong umaga, andito tayo sa bahay. Dahil dito nga tayo natulog. At iniwan natin si Kapanalig at si Kautol doon sa bahay ni Kapanalig. At ngayong umaga, pauwi raw si parang Kautol. At naiiwan niya muna si Kapanalig doon sa bahay niya. At siguro mamaya pupunta rin tayo doon sa bahay niya dahil may pupunta nga tayong bisita. Paparito nga raw si Marjorie, nagdadala nga raw siya ng rutas ka na Nanay Luz. Pinakikisiyuan naman tayo na sunduin natin, siyempre kinakailangan sunduin natin. Ganun lang naman tayo eh, pag nangangailangan ng tao, kinakailangan tulungan natin. At yan niya, susundin niya natin si Marjorie sa boundary para makapunta siya dyan kina Nanay Luz. At parang may dadalhin din ata sa team Kapanalig ng mga prutas. Yan, abangan na lamang po ninyo sa vlog nila. So ayan mga kadili, makalipas na ilang minuto at dumating na rin yung ating minuto na si Marjorie. Nandito ko lamang sa sindahan at nabilisanan tubig at nireklamo niya ngayon. Kada pupunta rin siya, hindi pa nakain at si Marjorie na andyan. Nabil lamang siya ng tubig. Puro mo, oh. Sapatos sa sapatos. Parang hindi akit ang bundok ah. Parang hindi bundok nga akit ang mga style mo ah. So ayan mga kadidi, at ngayon nandito na tayo sa bahay ni Nanay Luz at hinahanap ko natin si Nanay Luz. Kaso bukas yung pinto nila, wala naman tao. At ito kasama ko si Marjorie at naghihintay kami dito para dumayak na ng pagkakape sa sura si Nanay Luz. Pasokin kaya natin yung loob ng bahay. Bongo tayo mga dyan. Hindi tayo magpipimpla? Malalagot tayo dyan. Kailangan natin magkusa na. Kaysa maghintay tayo ng Nanay Luz! Nanay Luz, meron po dito bisita. So ayan mga kadiri, at wala nga si Nanay Luz sa kanila, bumaba kami dito kung narubilin para dumaya kami ng pagkakape. At nandito si Nanay Luz na may dalang kalamyas. Yan, pinong kalamyas. At habang si Rubilin naman yung may bahay, abalang-abala na naglilinis ng haraman. Ganun para si Rubilin pag minarating ng mga bisita. Ako nagwawalis sa likod si, ko. Ah, nagwawalis ba? At ito, salamat sa pagkape ni Rubilin. At si Marjorie nga yan, padarwang tasa na po yung kanyang iniinom. Maka naman magising na ako. Magising. Pwede ba yan, padarwa na ako. Iyon to? Grabe ka talaga. Maganda sa kalusugan. Oo, oh, maganda. Pampalakas. Palakas yung nervyos. Yan! Ayan mga kadiri, at ngayon pupunta muna kami dito sa bahay ng kapatid at magtatanong nga kami ng makukuhang labong. Puro kulutan pa. Parang galing siya gubat ah. Ang ganda dito. Sana nandito yung kapatid ko para makapagtanong at makakuha kaya kami ng labong. Pero malapit lamang naman yun hanggang doon. Yun, laki yung bahay na yun. Ha? Tara, sige, kaya mo yan. Bakit ang layo?
Shout out sa Tugtugan. Yung mga manok dito. Parang nag-aalaga yung mga tao dito ng manok. Oh, kita nyo, minatunog pa. Grampo. Maliit yung aso. Maliit ang kakagatin, hindi maliit ang aso. Grand. Shout out pala kay Sir Nicholas Porticor at ito nga Sir. Naglalakad kami ngayon para samahan si Marquere pagharap ng mga kailangan niya. So ayan, nabigo nga tayo mga kadede. Wala dito yung kapatid Joe at siguro nandito sa baba. Baka nandito sa kanyang tindahan ng mga gulay. Kaya yung titingnan ko muna kung naando kaya siya. Kaya update ko na lang po kayo mamaya mga kadede. Dahil medyo mahirap nga yung pag-aho namin dito. Matarik yung dinadaanan. Kaya pag kami nagsasalita, palaging putol-putol yung sinasabi namin. Yan mga kadede, at ngayon nakakita tayo ng buboy kung tawagin dito. Ito po mga kadede. Yung ginagawang dati, unan? Tinatanggal namin naman niya, sinamin ginagawang unan. Madalang na po ang punong ito ngayon dito eh. Kaya... Kala ko guyabano. Ha? Kala ko guyabano. Ah, guyabano. Oh, pipino pala. Pipino. Iba talaga eh, taga ibang bansa ito. Kaya hindi ko naman. Taga ibang planeta, hindi taga bumbansa. Taga ibang planet. Kaya hindi niya alam yung... mga prutas dito tulad nung prutas ba yun? Oh, prutas yun na sige sa asin tapos ko na hindi pa tutuon na sa atin mo ikaw na lang impacho abutin dun o yan ang tawag niya siya lamang yan may bunga ito talamyas galing na talaga ng kasama ko natututo na pag siya kasama mo na makatutunan. So yan mga kadidi at tinapot na kami ng dito kaya tumalo na kami dito sa Burguera para sa Burguera ng Marjorie. Si Marjorie na tawagin dito sa Batangas Maputla ng Hasan. Marunong ka magbasa? Ay? Marunong ka magbasa? Hindi. Hindi ka marunong? Hindi. Basa yung muna, Kapanali, Kautol TV, Leon Guerrero. Hindi marunong na. Shout out pala kay ate, siya nagluluto ng ating burger. Ano, chocolate. Oh, bait naman ni ate, binigyan tayo ng pera, oh. Nakapunto ko lang po sa inyo mga kapatid. Sa harap, pumunta ko dito, wala akong dalang pera. Tapos, ang pera ko lang po mula sa J-Cash. Nagka-depresyon ko yung J-Cash. Kaya ang ginawa ko, namutang na lang sa bot-bot dito kay ate niya siyang araw. Uti, bago kami umalis, na-order naman yung aming J-Cash. Kaya yun, nakapayos din kami. Sana, utang yung alright mga kadidi, at ngayon nasamahan na natin si Marjorie dito kay Nanay Los. At yun, nagpunta naman sila sa Kubo sa bahay ni Kapanalig para dalhin yung pinadadalangan ni Sir Lagalag na para kay para sa team Kapanalig doon sa kabila. At ako naman pupunta muna ako ng bahay dahil hindi pa nga tayo nakakapagayak ng mga dalahin natin sa Kubo, kukuha nga tayo ng damit dahil dito nga tayo tutulog sa Kubo. Wala nga kasama si Kapanalig at sasamahin nga natin dahil si Kautol ay umuwi siya ng Lipa. Kaya ayan, kapagba muna tayo at hindi na natin nasama si Marjorie pagdadala ng pambigay kay Kapanalig. Ngayon at nandito na nga tayo mga kadidi sa taas. Siyempre maya maya tayo babalik pa yung iahatid na natin si Marjorie sa Bambi dahil maya maya nga mawinner si Marjorie sa Nasibo. At hintay na lamang natin mga kadidi yung chat niya kung magpapahatid na siya. So ayan mga kadidi, at dumaan niya muna tayo sa bahay at minadaanan tayo dito na nabusong daw ng diesel. Kaya yan, kukuha tayo lagi yan at syempre alam niyo naman tayo matulungin mga kadede, kaya gagawin natin ng paraan ha makabilis kuya ng diesel kung walang tayo dito ng lagayan. Kaso parang wala tayo lagayan dito ha, nahanap tayo ng malagayan ng diesel para si kuya makaalis. Ang kaya to suka
Nakusuka pala to, hindi pwede. Hanap tayo na iba. Ibang lagayan. Wala tayong makita ng lagayan dito. Hanap-hanap lang muna tayo, mga kadede. Dati may mga nakasabit dito ng wolfins, ngayon nawawala. Kaya mga kasabit dito ng wolfins. Dito kaya kasi na kaya dito. Kuya, kasi na kaya dito? Ito, nakakita nga tayo. Tatanggapin po kaya ni Wolf. Alam ko ba kung malinaw? Lalo malinaw? Ano pong pangalan ni Sir? Michael, Michael. Ah, Michael daw ang pangalan ni Sir. Buti po natulog ako doon ni Kuya. Salamat po. Tutulungan niya natin si Kuya dahil tumirik ngayon sa sakyan niya, kaya bibili tayo ng diesel. Pero magtatanong din tayo, baka may nabibilhan dito sa ibaba, sa malapit lamang. Tanong muna tayo dito sa May Jinhaw. Yan mga kadede, at dahil wala nga tayo mabilhan dito ng diesel, kaya mapipilitan, nasa boundary na tayo pumunta. Sama natin si Kuya pagbili sa boundary. At medyo malayo-layo pa rin niya mga kadede yung boundary. At syempre bawal yung mga lagay nating malilinaw. Kaya ang ginawa ko, ito, nilagay ko na lang siya sa loob ng ating kahon para hindi siya mapansin pag nandito na sa loob ng kahon. Si Kuya na andyan, napapadikas lamang siya dahil wala siyang dalang pera sa busa talaga. Nasa jikas lang ang lamang, kaya nagpajikas lang si Kuya at inintay lang natin. Alright mga kadede, at ngayon nandito na nga tayo sa country at dito na tayo nakaabot. At hindi na nga tayo nakapuntal ng hindi na nabalik nga si Kuya. At yes, Kuya, niyantay lamang na makabili ng diesel at pauwi na rin niya kami. At nagchat na rin niya sa akin na panalig, bakit hindi rin bumaba? Sabi ko may kinukuha lang ako sa gate. Yan, doon sa kapaba. Alright mga kadede, at ngayon nakatapos na rin bumili, kaya uwi na kami ni Kuya ng matipok dahil nandun niya kanya sasakyan. Kaya mga kadede, samahan niya kami pagkatar matipok. At yung mapansin niyo, wala kaming helmet. Alright sa wakas mga kadede, at yan, nakarating na nga tayo ng matipok. So, andito na tayo at titestingin niya ni Kuya kung kaya pala malagyan kahit walang imbudo. Nakakalas na si Sir. Maraming salamat, Sir Didit. Shoutout po, Sir Didit. At yun nga. Maraming salamat. Tulungan natin si Sir at siyempre kahit naman sinong tao nangangailangan ng tulong, kinakailangan natin tulungan dahil ina lamang malakas natin sa ating sarili yung katulog tayo sa ating kapwa. Siyempre, hindi muna tayo alas hanggap si Sir, hindi siya nakakalas. May use pa to. May pangyasin nito. Diyan na yan. Diyan na lang. Maraming salamat! Sige! Maraming salamat mga kadidid! At yun nga, binibigyan tayo ni Sir ng payo. Sabi ko, sa kanila na lang dahil marami pa kayo po. At siyempre, hindi naman ang hangad natin pagtulong natin yung bayaran. Ang hangad natin yung katulong tayo sa kapwa. Right, at yan si Sir. Umanda na nga. At siyempre, bago tayo umalis, kinakailangan siguraduhin natin na okay si Sir, may makakalas na ayos. Maraming salamat. At siyempre yung mga pinamili sa kanyang vlog kay Marjorie. At yung sa akin naman, yung kasundo ko po lamang kanina. Pupuntahan niya natin para tanongin natin kung nagpapatid na kaya siya. Dahil ang oras po natin niya yung mga kadidi ay alas 12:45 na po ng tanghali. At hindi man tanghali, hapon na.
Punta na tayo dito. Ingat sila. Alright mga kadede, at ngayon nakalas na nga tayo kayo ng Manilo. So pumunta muna kami dito na Jinhao para magloomy nga muna kami ni Marjorie at si Nanilo. At si Robin, may pabili siya ating ulam dahil nagluto nga sila ng kanin, kaso wala daw ulam, kaya tumas kami at bibili muna kami ni Marjorie ng ulam dito sa Jinhao. Siyempre bago po kami pumunta doon sa kanila, kakain muna kami ng loomy dahil medyo nalabo na ngayon ating paningin. Makapagbalik natin doon kung saan na tayo mapapunta. At ngayon niya, may kasama tayo ngayon, hindi ko kilala kung sino na kaya ito. Hoyo, sino pangalan pala? Ako po si Ivana Malawin. Ah, si Ivana Malawin pala, kaya ka hindi ko nakilala. From Bucana City. Bucana City. Teka, Bucana City pala ha? Ah, siya at po pala sa naglalagay ng mga bandera dito. Tingnan natin. Tatanungin natin sila kung bakit nila lalagay ng bandera, kung anong purpose ng bandera. Ate, ano pong purpose ng bandera at nilalagyan nyo ng bandera yan? Kuya David, hindi nga lang kung nilalagyan ng bandera pag may kalapate. Para huwag ng baka. Gawang ng baka. Ah, may bandera ng baka. Palatanda para ang baka ay makauwi dyan. Babae, babae. Hindi nga. Ay, nako naman. Yan, nautusan nga tayo. Titignan kang pantay. Oh, angat ng konti. Yan. Perfect. Nice. Alam na ng kalapate kung saan sila uuwi. Palatandaan ng bandera. Oh, ang dami pang pangkabit nila oh. Bakit, anong ibig sabihin at nilalagyan niya? May airship yun dito? Summer. Ah, summer. Ganun pala. Dapat may swimming pool tayo dito. Eh no, gagawin namin yan. Kailan mo siya simulan? Ngayon din? Ah, kala ko ngayon din, agad-agad. Pero ang ganda nga kung may swimming pool dito, no? Ano? Ganda talaga. Dayuhin-dayuhin. Tapos ang pagkain nandito pa rin. Dayuhin-dayuhin pa rin. Tatalunin natin yan. Mura ba yun? Hindi ah. Tapos tayo na rin mga mamahara dito. Oh, ganda ng pangarap. Hanggang pangarap na lang po yun. Parang kaya ko kasama ko. Tara ka, seryoso no? Matatanong ba ito? Oh? Ay, kita niyo mga lady, kasama natin seryoso. Siguro hinahanap na ito ng jowa nito. Siyempre nga eh. Aray? Awat. Hindi ko lang ako mabitawan, mapapatay. Kaya nga naman. Yan, tumulong na nga tayo kay Juna para madali yung kanyang pagkakabit. Kaya mahihiya. Mabait naman si Kaya Didi. Lagi natulog. Natulungin talaga ako. Kanina nga yung lalaki doon na ubusan ng diesel, sinama kapuntang boundary. Dapat pare-pares ang clearance. Wala pa kayong metro? Wala. Patay dito, magingitin tayo. Yan at na-interview na natin. Kaya pala sila nagkakabit ng bandera dahil summer. Summer pala kaya nagkakabit lang ng bandera. At yung ating kasama naman nandito, seryoso, na hinaharap mo na kanyang jowa. Shout out po sa jowa ni Marjorie. At maya-maya po natin niya hatin si Marjorie. Huwag kang mag-alala. Shout out man sa jowa ko kung meron man. Siguro traffic. Huwag kang mag-alala. Iuwi ko itong dumating ito dito ng buong buo. Iuwi ko siya yung may dagdag. Yung kabilang kamay. Alright mga kadili, at ngayon nakatapos na nga tayo maglumi at siyempre yung kasama natin na andun pa, hindi na iwan pa nga natin. Naantay lang natin na tayo papunta na nga ng Tamayo para iatid na nga siya maya-maya dahil kailangan ng araw siya at pupuntahan para sila ng kanyang mga kasama doon sa Bukana. So ayan mga kadili, at wala nga tayo nabiling ulam doon sa Jinhao, kaya ayan nakatuloy tayo dito ka na Adelos at dito ako bibili ng ulam. At yun, manok din naman natin nabili, kaso pag sa Jinhao tayo bumili hanahan doon red chicken, dito naman yung ilihan na talaga, parang ina siya ng style nila, kaya yan dito lang tayo bumili. Ano mga kadidiyat, baba tayo dito, nandito sila yung Atilos na napakanta-kanta si Ganon.
Tao po. Nahingi po konting tulong. Nahingi pong konting tulong. Busy pa rin si ate, oh. Daming ginagawa, oh. Ganito ang buhay ni Maria Luspe. 16 na, take out na, halo-halo. Hindi ko makalinis ang bahay. Naku po, dami pa rin take out, oh, dami. Mando ng iba sa freezer. Saan kayo pupunta? Mag-ano kayo dyan sa mga tiyan? Alright, mga kaliday at ngayon, nakapagharap na nga kami ng labong kasi wala naman kami nakita at tuyo na nga. Kaya ngayon, napagpasyahan na ni Marjorie na uuwi na rin siya at yan, ihatid na nga natin sa boundary. Yan, nandiyan siya sa unahan. At siyempre, may lakad pa raw siya na gagawin doon sa kanila. Kaya ihatid na natin. Dahil ang oras po natin yung alas 3 na ang kanya raw pupuntahan mamaya ay alas 5. Kaya may isang oras pa siyang pagbibiyahe. Tara, hatid natin siya sa boundary. At panoorin na lamang po niya sa vlog niya yung mga ginawa niya dito. Alright mga kadidi, at ngayon nakapaghatid na nga tayo. Ngayon naman pupunta na tayo ng kubo at walang kasama siya kapinalig. Kaya yan, nakalandat siyang magdahan. Dahil parang kautol nga ay buwis siya. Hindi pa. Magandang umaga mga kadidi. Bali, karugtong lamang po ito ng vlog ko kahapon. At ngayon yung umaga, nandito tayo sa bahay ni parang kapinalig. At parang kapinalig nando sa taas. Nagagayak nga siya ng kanyang mga gamit dahil pupunta nga sila ng ibang planeta bukas. At yun, abangan na lamang po ninyo sa kanyang vlog yung kanina pupuntahan bukas. Kasama ata si kaya JP. Ngayon, nag-iisip tayo kung ano kaya magugulay natin. Kaya gara-gala lang muna tayo dito. Maghanap-hanap tayo ng ating magugulay ngayong umaga. Kamatis, wala ng bunga. Okra, wala na. Tuyo na. Kalabasa, walang bunga. Isip tayo kung ano kaya ang ating maluluto. Nabukas ang aso. Marayo nang abot ating kalabasa kaso wala naman siyang bunga. Anong nangyari sa kalabasa? Kaayaw kang bubunga. Pero makakapaggulay kung hindi ka bubunga. At yan, kasama pa natin si Ulila, oh. Nawala siya peklat, ah. Labanos natin, wala na. Kaya maganda magulay natin mga kadidi. Garagala muna tayo sa gubat para makakita tayo ng ating gugulayin. Dahil wala nga tayo makita ng gulay dito mga kadidi, dito naman tayo sa pupunta dito magagala-gala. Tinap-hanap tayo ng ating magugulay. Kaya kalabasan natin walang bunga. Ano nangyari sa kalabasang ito? Pagkakabuko nila, nabubulok. Ano ibig sabihin nun? Bakit dyan nun? Nabubulok sila. Siguro hindi nagtutot brass, kaya nabubulok yung kanilang bunga. Bakit yung tao mga kadidi, pag hindi nagtutot brass, nabubulok yung ipin? Kaya siguro, nabubulok yung bunga nila, hindi rin sila nagtutot brass. Kaso, ang dami ng kulutan. Tapos yung pantalo natin, kaibigan pa rin ng kulutan. Tapos, yan, napuno na tayo. Oo, di ba? Ang hirap pa naman itong tanggalin sa ganitong pantalon. Kasi at pala kay Sarlagalag 44. Dahil itong mga pantalong ito, padala ni Sarlagalag 44 para pangginaw namin. Yan. Paano natin dadaan ng puno ng kulutan? Ganito solusyon dyan. Oh, di ba puno pa rin tayo kahit tumalon? Mula, pagtakbo pala natin, lalo maraming kakapit. Wala tayong magagawa kundi magtanggal nito ngayon. Puno na tayo, ah. Ngayon na tayo magtanggal mga kadidi. Lakad na lang muna tayo. Ngayon tayo natin magugulay. So ayan mga kadidi, at yala pa rin nga tayo ng paghahanap ng ating magugulay. Siyempre hindi tayo titigil, wala tayo nakikita ng ating magugulay.
Yun, nakabot na nga tayo dito kay Nanay Merla. Lupa na ni Nanay Merla. Sa paghanap natin ng ating magugulay. So, parang wala rin tayo makikita dito. Dahil ngayon mga kadidi, pag ganitong tag-araw, mahirap sa, pa, sa gulayin. Na kailangan ang magugulay po lamang natin ngayon, papaya, mga puso na saging. Yan, buti na lang at meron pa tayo nakikita dito, talbos ng kamuting bagin at mangunguha tayo ng talbos ng kamuting bagin kay Nanay Merla ang tanim na to. Shout out kay Nanay Merla. Nanay Merla, pahingi po kami talbos ng kamuting bagin. Kaso yung kamuting bagin niya ay mahina rin yung talbos. Dahil tag-araw nga. Yan, pinakako tayong talbos ng kamuting bagin. Bahala na kung ano kayo mailapat mamaya. At nakakuha nga tayo. Kaso nakakuha nga tayo, puno naman tayo ng kulutan mga kadede. At hindi nga kami naghapunan ni paring kapanalig dahil hindi nga nakapagluto kahapon. Dumating naman ako kahapon mga kadede, gabi na rin dahil may sinamahan niya tayo kahapon. Kaya yun, medyo ginabin tayo. Oh no, ano ito maalis? Sige, mamaya na lang ito alisin. So, mahalaga, kapanguha tayo. At may magulay. Siyempre, kailangan natin magtipid muna sa ngayon. Dahil mahina yung ating kita. Kaya tipid-tipid. At atin muna ilalagay ang GoPro dito sa isang puno habang tayo nangunguha. Yan, huwag kang babagsak ha. Nangunguha lang tayo ng talbos ng kamuting bagin. Sabi Piknat, ayaw mo makatulungan para madali ang Piknat eh. Lago mamaya mangangain ka rin ng gulay. Ito talaga Piknat ha. Mangangain ka rin man ng gulay, ayaw mo tumulong. Talbos ng kamuting bagin. Gamot high blood. Gamot nga po ba ito sa high blood? Di ba pa ang alam ko dito pampataas ng dugo ito? Kaya ito hindi gamot. Pero kamisa-misa lang po naman. Hindi po naman palagi. Nang hindi po palagi, napunong tayo talaga oh. Oh, naku, grabe, tagal nito bago matanggal.
tayo ah. Napunta. Peklat o puno ka na rin ng kulutan. Talaga peklat ha. Mabul kang mabul. Siguro to. Dalawa lang naman kami. Bakit ulila? Gutom ka na? Ako din. So, ito na nga mga kadede yung nakuha nating talbos ng kamuting bagin. At ngayon naman, tataas na tayo para magluto naman tayo at nakikita nyo naman yung dami ng kulutan inabot natin oh. Hirap nang tanggal mga kadidi. Meron pa rin dito. So at katapos nga tayo mga kadidi mga hunan talbos ng kamuting bagay nyo naman tataas na tayo. At yun oh, tataba na nasaging Nanay Merla oh. Bakit kaya hindi pwede pumunta ng Nanay Merla kang nasaging? Tataba na oh. Tara, taas na tayo at magluluto naman tayo. Kasi kapanalig nga, maaga pa siya naglalaba ng kanyang mga bag dadalhin sa pag-alis nila na kay JP. Sigurado, gutom na yun. Kaya na kailangan magluto na tayo. Right mga kandidat, nakabalik na nga tayo ng kubo. At siyempre, i-prepare naman tayo ng ating lulutuin. At hindi pa pala tayo nakakaluto ng kanin. Kinakailangan magluto muna tayo ng ating kanin. At ito pa yung taba. Ilalok din natin sa ating gulay. Ito. Luto na tayo. Yan. At nabawasan na naman ng isang piraso yung ating papaya. Kumuha nga tayo dahil sinatay ilalok sa talbos ng kamuting bagin. Yan, at ngayon naman, makasigang na rin yung ating kanin. At babalatan muna natin itong papaya. So, ayan nga mga kadidi. At natapos na natin balatan yung papaya. At syempre ito, atin namang gagayatin siya. At syempre, hindi mawala yung ating kamatis na palaho. Yan, at i-update ko na kayo mamaya mga kadidi pag natapos na natin siyang gayatin. Right mga kadidi, at ito gagayatin natin yung ating papaya. Dito lang natin para madali siyang malabog. Dahil gutom na nga, kaya kinakailangan ito na natin yung ating gayat. At yan, masama naman ang panahon. Nag-uulan mga kadidi, burang ambon. Nilagang papaya ng lahok, talbos ng kamuting bagin, probinsya ang probinsya ang pagluluto. At pasensya nyo na mga kadede yung simpleng luto natin niya yung araw.
kailangan natin ng may sabaw para sarap-sarap naman yung ating kain at lumakas at bumalik yung ating dating lakas. Ano to? Nag-uulanan na. Malamig. Okay. Tapos na natin yan. At siyempre ito naman kamatis yung ating gagayatin. Pagkapatin lang natin yung kamatis. Siyempre, tatanggalan pa natin ito ng buto mga kadede. Dahil itong buto ng kamatis nakaka-appendix, sabi nila. Kaya kailangan tanggalin din natin ang kanyang buto. Tapos nga natin siyang gayatin. Alright mga kadede, at ito nakaprepare na nga yung ating lulutuin. Meron tayong papaya, sibuyas, bawang at yung taba ng karne na sinicharon. Ilalok natin para mas lalong malasa. May kamatis tayo. Palubos na kamuting bagay. At yan, nakasigang na rin yung ating kasirulang may tubig. At siyempre, aabuyan na natin siya. Why? Ano yan doon? Para sala. Kaya natakasigang na rin niya yung ating kasarulang may tubig. Siyempre, ilalagay na natin yung ating kamatis. At excuse me po, at yung papaya mamaya natin siya ilalagay kasabay nitong taba. Pero ito sibuyas at bawang, pwede natin siya isama. Yan. Yan mga kadede, at masama nga yung ating panahon at nag-uulan sa ngayon dito sa barangay Tamayo. O diba, bumaba na naman yung mga pugs. At patuloy, siyempre patuloy pa rin tayo dito ng pagluluto. At takloban muna natin yung ating niluluto. Hintay natin siyang kumulo bago natin ilagay yung ating papaya. Dahil pag inilagay natin agad mga kadede yung papaya, nagtitigasin, hindi ka malabog. Kaya kailangan nakulun na yung papaya saka natin lalagay yung kailangan nakulun na yung tubig saka natin lalagay yung papaya. Right mga kadede, at ngayon ilalagay na nga natin itong ating sinacharon na taba ng karneng baboy. Takloban natin siya at hintayin kumulo. Alright mga kadede, at makalipas ng ilang minuto, at yan, kumulo na rin yung ating hinihintay kumulo. At ngayon, ilalagay na natin itong ating papaya. Ayan. Ngayon, tatakloban ulit natin siya para maluto yung papaya. At siyempre, habang nagluluto tayo, nagliligpit tayo para pagkatapos natin magluto, malinis na yung kusina at ready na tayo kumain. Ito at patuloy pa rin nga sa pagkulo mga kadede yung ating niluluto, at hinihintay lang natin maluto yung papaya saka natin ilalahok yung ating palbos ng kamuting bagin. Kung ito namang sinaing ito, okay na yung ating kanin, luto na siya, kaya kailangan patayin natin yung apoy. At hintayin natin maluto yung kanyang papaya. Tignan niya natin luto ng kanyang papaya. Punta na isang malaki. Tapos, kuha tayo ng kutsara at ating titisting kung luto na.
Ah, matigas pa. Hindi pa pwede. Matigas pa siya mga kadidi. Kaya maya-maya natin siya. Lagay ang talbos. Yan, siguro naman niya yun. Labog na mga kadidi ng ating kapaya. Yan, at pwede na nating ilagay yung ating talbos. Ito nga yung ating talbos. Siyempre, lalagay na natin. Yan, at naihulog na nga natin yung ating talbos ng kamuting bagain. Dahil pala yung talbos, ha? Yan, at hihintay lang natin maluto mga kadede yung talbos ng kamuting bagain. At ready na tayong kumain. At siyempre, doon tayo kakain sa baba. Dahil nandun niya siya parang panalig sa baba doon sa bahay. Kaya doon natin dadalhin itong ating pagkain para doon kami kumain. At ipiprepare natin yung ating mga kailangan na dalahin doon sa baba. Dahil hindi nga makakas parang panalig at naulan. Kaya doon na lamang kami kakain. Ito mga kadede, at nire-ready ko nga yung ating dadalhin doon. Dahil malakas nga yung ulan sa ngayon. Oh. Nakita niyo naman, oh. Ulan siya ng ulan. Nako, may nakalimutan kami. Yung aming binilad na kamyas, nabasa na. Hindi na pwede likumin, basa na siya. Dahil lang natin maluto mga kadede itong gulay natin. Yan, okay na to siguro to. Mahirap naman yung lalabugin natin yung talbos ng labog na labog kinakailangan. Yung hindi ito labog yung ating talbos. Atin natin siya. Atin dito. Yes. Ngayon, nababa na tayo. HG. At dito ko na natin natapos yung aking simpleng vlog ngayong araw. Maraming salamat. Nakabot yung gusto doon aking video. Gusto kong pasalamatan ang suporta sa Team Kapanalig, lalong git sa aking YouTube channel. Salamat po mga viewers natin dyan. Subscriber, ganun din po sa ating OFW. At lalong git, hindi pag-skip ng mga ads sa silent viewers po natin. At sa sponsor po ng Team Kapanalig, saan man sulok na mundo ka naroon. Sana palagi po yung mag-iingat. God bless you po. Bye-bye.